much less do thy lips appraise. Please, okay. Ano po yan? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa yung mga salita, Panginoon. Kahit mga pala ng pag-aaral, Panginoon. Jesus, let me pray. Amen. Amen. Ako po na po. So, tuloy lang tayo. Baba. Okay. Okay, tayimik ha, mga bata. So, last week, nakaupisa tayo sa Proverbs 17. So, ano ba yan? Medyo nagtagal tayo sa verse 2, di ba? A wise servant shall have rule over a son that causes shame and not shall have part the inheritance among the brethren. So, blessing ang mga anak. Okay? Kasi para pag nakikita ko mga bata, makulit, ang hirap eh. Pero yun nga, pag natuto kayo, yun ang sinasabi ko. Pag natuto kayo someday, matututo kayo. May huli nga konti. Yan. Palit kayo ba? Palit kayo. Dalawa mo ang ano eh. Magkano ba kayo? Kapatid nyo ba to? Kapatid nyo? Kapatid mo? Kapatid mo? Kaya pala kamukha mo eh. Ilan ba kayo? Magkakapatid? Ilan kayo magkakapatid? Apat, pangilan ka? Pangatlo? So siya pangapat? Ah, okay. Ito, magkapatid din ko. Oo nga, magkapatid. Ito. Oo nga. Sige, so dito tayo sa 3, the fining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tried the hearts. Medyo na-touch pala natin to, no? Yung sabihin nun, ano yung fining pot? Ano yung fining? Parang refiner, ano yung sabihin nun? Parang pinapalinis, pinapadalisay. So, sa pamagitan ng apoy, mais ka ng apo, mais ka ng apo. Okay? Kung sinong gusto dito ano, i-ano kayo? Gusto nyong sunugin kayo sa apoy? Nasunog na ba kayo? Hirap yun, di ba? Pero spiritually speaking, okay, yung tao daw para tayong pag may mga problema, para tayong ano, dito, di ba sabi nga nila sa amin, para kang pagpagalita, parang sinabon. Okay? Pag pinapagalita na talaga, nasa pressure, yung tawag doon, para kang ginigisa. Yung iba naman, ganun yung mga inigiling or sinisigaan. Okay? Nagsabi kasi doon yung pressure, mainit. Okay? Hindi mo alam gagawin mo minsan. Okay? Konting pagkakamali mo. Hindi mo alam ano mangyayari. Okay? So, minsan, parang ako, ganun, parang ganun, pag andito ako, hindi ko alam gagawin ko minsan, lalo pag may mga kulit. Okay? Pero minsan, iniisip ko rin, iniisip nyo lahat. May mali, kulang, mahina, sobra. Okay? So, pero sabi dito, ang Panginoon ang nag-try, sinusubukan niya tayo. Or, pag sinabing try, di subok, ibig sabihin niya na parang pinupurify or sinusubukan. Or para pagkatapos mong subukan, subukin, ano mangyayari sa'yo? Siyempre, tatatag ka. Okay? Ikaw ay hikinang. Okay? So, yun yun. So, sa atin, buti siya nakalatin si Ate Beng, no? Pag-pray natin si Ate Beng kasi may mga pinagdadaanan yun. Meron siyang sakit na ano? Ayaw niyang pa-opera. Ayaw pa rin pala talaga. So, mag-pray lang natin. Okay. So, kamusta ba si nanay mo? Check up. Okay lang, walang... Ay, hindi natuloy kahapon. Oo, okay, sabay. Wala siya naman siya nakamdaman, ha? Nanay, hindi na siya nakamdaman. Hindi na. Hila pa na siya maglakad. Mas lumala kumpara sa dati. Diabetes na. Sabihin natin. Sino pa? Sinong may pressure dito? Wala nang pressure. Sino? Sinong may pressure sa school? Sa trabaho. Sa trabaho. Okay. Okay lang yan. Basta nasa kalooban ka ng Diyos. So, mahirap pag wala.
Eh, tinatry ako eh. Yung pala, makulit ka kasi kaya ka pinapalo, di ba? Hindi trial yun. Ang tawag doon, ano? Punishment. Oh, kayo ding dalawa. Ilapit mo dito. Dito ka nga sa ano. Hindi ako dyan ako sa gitna. Sinisit yan dito. Wala akong ginapanda yan. Yan. Bakit? Tulog, no? Yan. Yan. Oh, yan. Ala. Yan. Yan, see. Okay. Alright, next na tayo. A wicked doer giveth him to false lips, and the liar giveth ear to a naughty tongue. Ganda nito, no? Naintindihan nyo ba? A wicked doer, ang masama daw, gumagawa ng masama ay, anong giveth heed? Ano yung heed? Nagtago? Ano yung heed? Yun ba yung ano? Ulo ba yan? Ulo? Ano yung heed? Sumasang-ayon or nakikinig? Okay? To a false lips. Masa nakikinig sa false lips? And the liar giveth ear to a naughty tongue. Ano yung naughty? Okay, sa Bible, ang naughty is parang wala. Walang kwenta. Okay? Not. Wala. So, nonsense. Pwedeng ganun. Kung yung sabihin nyo, may nakikinig pala sa mga ganun. Meron. Pero yung mga nakikinig sa mga sinungaling, ang mga nakikinig sa walang kabuluhan, sino? Yung mga wicked din, tsaka yung mga sinungaling. Kaya alam nyo, may nanira sa'yo. Kasi sa mga pagbata ka, parang hindi mo matanggap eh. Pero dapat matanggap mo na agad. At ang isa sa mga bagay na mapapatanggap sa'yo dyan, pag na-realize mo na, kaya sila nagkakasundo kasi magkakapareho sila eh. Yun ang totoo. No? Eh mga bata, huwag kayong sinungaling. Hindi, gusto ko, marami akong friends eh. Pare-pareho kayo. Gusto mo yun? Bandang huli, di rin kayo magkakampi. Sinungaling nga kayo eh. Bandang huli, labo-labo rin kayo. Mga bata, huwag kayong, especially yung mga nagka-college, huwag kayong basta lang i-compromise yung values nyo para lang magkaroon ng kaibigan. Babaw nun. So, pero naiintindihan ko yun. Dumarating kayo sa... Ang tawag dyan, medyo insecure kayo. Yung kailangan nyo, may magsasabi sa'yo, ang galing mo. Ay, wala akong kasama. Lalungkot. Pag secure ka sa sarili mo, alam mo yung ginagawa mo tama, wala kang kailangan magsabi sa'yo, kundi ang Panginoon lang. Pag sinabi ng Panginoon, nasa mabuti kang kalagayan, ginagawa mo yung dapat mong gawin, okay na yun. Magulang mo, yung wala masyadong maraming tao. Sorry, sabi nga sa Bible, he that is, ano ba yung popular? Umutang ko talay. He that is, among men, ano ba yun? Lagi kong kinukot. Hindi, abomination to the Lord. Basta yun eh. Mga sikat, madalas ay hindi yung kadais-nais. Wala akong kilalang sikat na sikat sa sanlibutan, ha? Tapos maayos. Madalas ay hindi, kaya gustong-gusto siya. Magaling sa kalokohan, ginagaya siya kasi model din sila ng sanlibutan. Magaling malokong, dahil nalokong ito. Gusto ko siya, ganun din ako. Diba? Mayaman. Hindi na inala kung bakit mayaman. Okay? Alimutan ko talaga. Okay. Okay, so yun. So, mag-iingat kayo. Ganun din naman, pag nakita nyo sa ibang tao, bakit nakakampi yung sinungaling? Wala, mga sinungaling din yun. Ganun yun. Nagkakasundo yan. Okay, yan ang sinabi ng Bible, okay? Hindi ko lang sinabi yan. Yeah, magkaroon tayo ng wisdom. Next, so mocketh the poor reproaches his master, and he that is a glad at calamities shall not be unpunished. Medyo mabigat na naman, no? So, ano yung sabihin ng mock? Ha? Ano yung mock? Nanunokso, pero specially, ano yung sabihin ng mock? Ha? Parang nalalait, pero specially, pag sinabi yung mock, ano? Mock migration. Pag mock election, ano yung sabihin nun? Kunwari, di ba? So, ginagaya mo, kunwari, si pastor dito, gaganyan-ganyan. Tapos, nandiyan ka sa likod, gaganyan-ganyan ka rin. Inaasal mo. Di ba?
So yung mga taong ganun daw, yung mga mahirap, sino mahirap dito? Sino mayaman? Diba? Ano yung reproach? Diba? Pag sinabing reproach, parang di lang pinapahiya, pero parang ganun. So pag yung mga mahirap daw, niloloko mo, eh para mong ginagagalitan din ng Diyos. Okay? Dahil lang, ginawa ng Diyos yan, tapos gagawin mo, wala kayo. So mahirap na nga, anong kailangan gawin sa mahirap? So alala yan. No? Hindi naman sinabi dito na pakainin mo lagi. Hindi naman ganun. Meron dahilan bakit ang Diyos ay ginawa yan. So kaya tayo, ginagawa tayong ganun. Hindi tayo nagpapapresyo sa iba-iba kasi ganun eh. Parang, uy, mahirap, bigyan ng pera. Kala mo na, mapabuti yun. Hindi lagi. Actually, hindi talaga dapat. Dapat matuto sila. Kasi hindi na pwedeng ampunin yung lahat. Ampunin mo ba yung lahat? So, kailangan matuto. Mabata, di ba? Si Sikel. Yan. So, anong kailangan gawin para yumaman ni Sikel? Yun! Aling! So, tsaka minsan mabagal yan. Ha? So, dapat tuloy-tuloy lang. Okay, totoo yan. Yan sabi ng Bible. Kailangan magtapat. Sipag. Okay? So, ngayon, kung medyo mayaman ka na, huwag mo nang asarin yung mahirap. Aniwala ka. Sabi, yung kasunod dito, sabi dyan, and he that is glad at calamities. Ano yung calamities? Yan, okay. Ay, bagyo, hindi bagyo. Isipin nyo ito, katulad nyo, yung pag mahirap, madalas ay hindi, resulta rin yun minsan ng pagkakamali nila or ng mga magulang nila. So, yung iba, nalugi yung business. Ah, na ganyan. Huwag mo nang tawanan. Kasi sabi dito, shall not be unpunished. Dapat alam mo rin yun sa sarili mo. Sabi natin, successful ka ngayon. Okay? Kaya ang task ko sa, ano, sa grades ko, siya, na-inlove kasi, kaya nangyari, bumagsak-bagsak, ganyan. Huwag mo nang tawanan. Matuto ko na lang, ay pwede rin mangyari sa akin yun. Yan ang totoo. Kaya sabi, wala, hindi pwedeng wala kang punishment. Meron kang punishment kasi, tama o mali yung ginawa mo? Mali yun, okay? Kaya hindi yan punished. Ngayon, minsan parang napapalagpas yan, di ba? Mga ganun, maraming malakas man lahat eh. Pero hindi yan na pababayaan ng Diyos na wala lang. Okay? So, mabigat yun, ha? Mabigat yun. So, pag anytime na magkakaroon kayo ng temptation na parang gusto mo mang asara, sa Facebook, ganun yan, asaran yan, mga kabataan. Di ba? Huwag na. Hindi, parang asaya mang asar eh. Di ba? Tatawanan sila, mga tawang demonyo pa eh. Gusto ko ganun din eh. Huwag. Nadagdag yan sa ano mo. Pag nasanay ka ng ganun, pag ikaw yung naparon, wala ikaw yung, alam mo na, ikaw naman yung bagsak, baka hindi mo kayanin. Kasi, alam mo, yung tawa mo dun sa iba, lakas eh. So, kaya na-imagine mo na yung, ano, pag ikaw na yung nasa baba, ano, na-imagine mo na yung tingin ng ibang tao sa'yo, katulad nung ganun ginawa mo rin. Okay? So, never niyong gagawin yun. So, iano mo lang sa puso mo, Lord, bakit? Okay? Dumayon din sa Bible, ang Diyos ang tatawa sa kanila kung sakaling talaga ano sila, parusa ng Diyos yun. Bayaan mo ang Diyos. Okay ba yun? Next is children's, pakibasa po, ready, go. Children are the crown of old men and the glory of children are their fathers. Ano yung children's children? Anak ng anak. Okay? So, pag ikaw daw ay may apo, maraming apo, ano yun? Yung mga ano, pag nakakinig yung mga tandang oldies yan, lagi gano'n ang kinakwento, yung apo ko, yun, ano ko, di ba? So, masaya sila. So, kaya, paano nabanggit ko kanina umaga, no, mga kabataan, huwag niyong ipangarapin na wala kayong asawa, wala kayong anak, isa lang, okay? Sa Bible, paulit-ulit yan, lagi, pag marami kang anak, blessing yun. Blessing yun, hindi yun, tanga naman ito. Hindi ka makapag-travel. Wala ka savings. Yun na nga savings mo eh. Lalo na pag Kristiyano ka, nagpapalaki ka ng mas maraming bata, na especially pag anak mo. Blessing yan. Doble-dobling blessing yan. Okay? Kaya ito mga batang to, panalangin namin sa inyo, maging matino kayong mga bata. Okay? Gusto mo maging matinong bata? Mabait, maka-Diyos. Gusto mo ganon?
Ngayon, gaganyan-ganyan lang yan. Pero pag natuto yan, di ba? Pag nakakilala sa Diyos yan, ang Diyos ang gusto kong sundin. Si Jesus pala, siya ay matino. Siya ay dakilang Diyos sa tao. Di ba? Si Jesus ang susundin ko, mabuti siyang tao. Mabuti siyang Diyos. Di ba? So pag natutunan niya mga batang yan, kaya lagi sinasabi dito, attend lang kayo. Okay? Kailangan makinig, makinig. Kasi sinasabi dito, kahit di natin anak yan, okay? Parang anak na natin yan sa pananampalataya pag yan ay nagtitino. Kaya tinatsaga natin. Amen? Okay, so, yun yan. Pag ano naman, physical naman din, huwag kang manghinayang magka-anak. Okay? So, itong mga, ito, sina Ezekiel eh. Ilan kayo? Humahawakan yan. Ilan kayo? Lima lang. Ilan kayong tito mo? Ay, tatay mo. Alam mo ilan kayo sila? Magkakapatid? Tatay mo? Ilan sila magkakapatid? Sampu lang ba? Konti, di ba? Yan ba sa si Tito Umi ba yan? Matindi yun eh. So, yan. Kaya yun ang Bible lagi sabi nun. Pag marami kang anak, yun nga, pag-aralin mo, lalo na pag Kristiyano ka, ilapit mo sa Diyos. Hindi yung minsan, kung sino yung Kristiyano, parang magsisisi na eh. Ilan ang anak mo? Dalawa lang. Yung isa, addict na. Yung isa, backslider. Hirap na. Parang hirap nung ganun, di ba? Eh, paano ba titino yung mga anak natin? Hindi, ano mo rin, lapit mo sa Diyos, hindi lang basta lapit. Gawin mo yung dapat mong gawin. Iba minsan, simpleng-simple, hindi pinapalo. Wala, walang mangyayari dyan. Gakaroon ng utak yan na ano, mabait ako eh. Magaling ako eh. Okay, ano sa endo yung sabihin naman ng the glory of the children are their fathers? Ang sabihin yan. Ay, lahat naman may tatay eh. Pero yung iba, wala, di ba? Yan ang problema. Yung iba, hindi nakilala yung tatay. Yung iba, nawala. Okay? So, kaya masaya yung church na kompleto. May matanda, may... Tapos habang tumatagal, sama-sama tayo. Hindi yung nagbibilang tayo ng umalis dito, iyakan na naman tayo. Pag ganun yung church, ano yun? Mihina. So, panalangin ko dito lagi. Nga, buti nakita ko rin si Pian. Nakakabahan na ako eh. Joshua din, kahit ano, Thursday, punta kayo. Ay, tayo na lang dito eh. Isikil. Ha? Magkakamag-anak pa tayo dito ah. Okay, punta kayo lagi dito. Kasi, saan nyo matututunan ng katotohanan? Sa mga may kilala ang Diyos? Sa TV? Hindi, puro mga bakla doon, di ba? Nakakabuisit yan. Sa Bible, makikita nyo minsan parang galit si pastor. Pero still, di ba, yung katotohanan yung naririnig nyo. Hindi yun something na galit lang dahil walang pasensya si pastor. Hindi. Okay? Tsaka yung ibang minsan, di nyo marinig sa magulang nyo. Kasi ako, yun, sabi ko nga kay daddy, yung pastor ko, kaya na-appreciate yun. Kasi nga, parang siya yung pumalit sa kay daddy ko eh. Alam mo na, sa spiritual. Kasi hindi naman Kristiyano nga si daddy nun. So, kulang na. Wala na akong instruction. Na mas, alam mo na, matalino pa, tsaka spiritual. Wala na wala yung ganun. Minsan, ganun sa atin, di ba? Minsan, kailangan natin yun. Ang Diyos, bibigay sa iyo, mag-church ka. Di ba yun? Wala naman ng ano, tatay ko, mahina eh. Nanay ko, ano, wala bang paraan na binigay sa iyo ang Diyos? How about sa church? Yun ang nakita ko sa church eh. Grabe yung wisdom ng Diyos na dinadaan niya sa lingkod ng Diyos. Ngayon, pag hindi pa pag ginawa yung part mo, eh huwag mo na sisihan ng Diyos, di ba? Yun ang sinasabi siya mga bata. Ang Diyos laging tapat. Lagi. Intindihan niyo ba yung tapat? Ibig sabihin, mga bata, ano yung tapat? Tapat na po, wala nang tawad. Ano sabihin ng tapat? Alam mo? Kimo? Kilo?
Kilo? Ano ba? Hino. Hino. Lino. Hino. Hino. JC. Hino. Hino. Alam niyo yung sabihin ng magtapat? Alam niyo yung matapat? Ibig sabihin? Jasin. Ano sabihin ng matapat? Kunwari, sabi ko, hindi kita iiwan, hindi kita iiwan. Okay? Pag sinabi kong pupunta ako ng maaga, pupunta ako ng maaga. Okay, ganun ang Diyos. Pag sinabi niya, gagawin niya. So tayo, hanggat the more na nakikilala natin ng Diyos, ginagaya natin siya. Okay? Kaya makilala natin ng Diyos dapat. Okay? So yun, so masayang bata na matanda na rin siya, nakikita niya pa yung tatay niya, yung nanay niya, yung lolo niya, lola niya. O, natutuwa ba kayo sa mga lolo, lola niya? Minsan, makulit din eh, di ba? Pero maganda yun, pag na-realize niya, ibig sabihin, di, may inggit kayo pag yung iba, nag-o-kayo, si lola ang kulit, ganyan. At least, kasama pa rin nila, paano kung di nyo kasama? Di ba? Ibig sabihin, maayos yung family ties nyo. Okay? Sige, next, one, two, go. Excellent speech becometh not a fool, much less do lying lips a praise. Ayan ang construct na medyo mahirap, no? Anong sabihin nun? Kaya parang may ganyan tayo dati, di ba? Becometh. Ano yung sabihin ng becometh? Not. Hindi siya nagiging fool. Actually, hindi lang become, hindi lang nagiging yan. Pag sinabing, parang ganun, papunta siya dun, di ba? So, ang excellent speech, hindi ganun ang mangmang. Okay? Ibig sabihin, pag mangmang ka, hindi ka makakapag-speech ng maayos. Siyempre, hindi mo naman naiisip yung mga katinuan. So, di ba? Kaya, yung mga taong gusto nila, sila yung naririnig. Magpapastor ako mag-preach. Gusto ako mag-preach. Hindi ako yung mapahiya ka. So, hindi yan something na pinaghahangaran. Ang tayid mo na ganun ka, sabihin natin, mag-mature muna, no? So, ganun, ano yung sabihin ng much less do lying lips a prince? Parang kaduksong siya nung unang part. Kung ang mangmang ay hindi makakagawa ng maayos-ayos na speech at magsasalita siya ng speech. Ganun din naman yung sinungaling, tapos siya pa yung magiging ano yung prince? Leader yan, okay? So tayo kasi alam natin pag prince, anak ng hari. Pwede rin. Pero sa Bible, madalas siya pag sinabing prince, principality, sabihin nun ay ruler. Okay? So gusto mong mag-rule, eh, ano ka naman? Sinungaling ka. So ang pinagkakatiwalaan ng tao ay yung mga maayos. Okay? So, yan. So, unfortunately, hindi laging ganun. Pero still, to some degree, maniwala kayo, at yung mga sinasabi natin ng politiko, may ano yan, may excellence din yan sa ibang bagay, kaya sila doon. Okay, sinong gusto maging mayor dito? Yan. Corrupt daw yun eh. Anyway, a gift as a precious stone. Paibasa po, ready, go. A gift is a precious stone in the eyes of him that hath it, whithersoever it turneth, it prospereth. A gift is as a precious stone, okay? Ano ibig sabihin itong as? Parang, di ba? Or kagaya. Ano yung sabihin nung, a gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it. So, ito yung, minsan kasi yung gift sa Bible, negative eh. Pag-bribe ang ibig sabihin. Pero ito obviously, napaka-positive, di ba? Ibig sabihin nito, sino yung marami nag-iregalo sa'yo? Bukod lang sa nanay, tatay mo. Pansinin mo yung ibang tao, minsan, hindi kahit di ka mag-anak, niregaluhan. Meron din sinasabi yan sa Bible, yung mga hari. Kasi pag talagang yung honor mo andun, ino-honor ka rin ng ibang tao. Okay, alam natin, dahil nung naghari ka, umunlad yung bansa natin, itong regalo. Okay? No, wag lang mapapervert yung judgment. So may mga pagkakataon na ganun.
No, doon minsan napipilitan niya na kung makaka-receive ako yan. Naalala ko sa, siyempre, sa Bible school. Siyempre, pilit na yun. Tradisyon na yun. Kailangan yung mga teacher, may regalo, mga ganang-ganyan. So, pero nakakatawa din. So, minsan na ano ka rin. Minsan kailangan din eh. Okay? So, yun yan. Yun lang ang di mangyari dapat. Kung ruler ka, mapapervert yung judgment mo dahil sa binigyan ka nito. Kapaburan mo. Yun lang yung negative doon. Pero, may mga time talaga na ikaw iniregaluhan kasi maayos ka. Sabi natin nakakadagdag ka sa kanila na dahil sa'yo, bagay yung paglilingkod mo minsan, walang katumbas. So kahit walang okasyon, iniregaluhan ka. So maganda yun. Maganda rin yun. Huwag mo lang ipipilit. Dahil mababaliwala yun. Okay? Sa mga company, ganyan minsan, di ba? Kasi minsan, pilit. So, sinasabi lang dito, hayaan mo sila pag ano, positive yun. Pag may regaluhan ka ng hindi pilit. Okay, but ano sabi yung whithersoever it turneth, it prospereth. Ibig sabihin, kahit saan mo tingnan yun, saan mo nakuha yan? Wala kang pambili ng ganyan, regalo lang to. Tinde, no? Bakit ikaw may regalo ako? Wala. O, di magtanong ka sarili mo. Siguro may ginagawa siyang maganda na ikaw ay hindi mo ginagawa. Okay? Okay, tuloy natin. Ready, go. He that covereth a transgression seeketh love, but he that imputeth a matter separated and very friend. So, nakita nyo, ito yung sinabagit ko kanina eh. Kanina umaga, di ba? Di ba? Kinocover ng pag-ibig, yung transgression. Diba? Ito mga anak namin. Mahal namin yan eh. Kaso may magkukulang. Eh, pero dahil sa mahal mo, okay na yun. Di ba? So, sa kahit anong bagay, area, nangyayari ito. Tuloy itong mga ito, inantok na. Anong mangyari sa mga ito? Okay na rin, ha? Pero, yan, di ba? Ang hirap minsan kanina, yung napuntaan namin, kala ko lalaki ng bahay doon, pero may mga gilid-gilid palang mga ano. So, iniisip ko, ito na naman tayo, no? Buti si Stephen, hindi nagreklamo. Kasi medyo daing langaw, eh. Ganyan ako ng ganyan, eh. Ganun talaga, di ba? Kasi hindi mo alam, katulad ng ganda ng response ng magkakamag-anak. O ito, itong mayayaman, di ka mag-response ng ganun. Parang tayo, basura tayo sa kanila eh. Kaya tayo, mas gusto natin pumunta sa ganun neighborhood. Haandalas, no? Kagaya rin na sinabi sa Bible. The poor is, sabi doon, near. Ang sabi doon? Sa James, malapit sila sa Diyos eh. Okay? So yun, so pag may pag-ibig, yung ibang kasalanan, natatakpan. Okay, hindi yan masama. Ang masama lang yung tinatakpan yung kasalanan pag hindi na, ano, kailangan mo pagbayaran, tapos ayaw mo pagbayaran. Yun na masama, okay? Pero yun nga, pag nagmamahal kasi, pinapatawad na lang yan. Yung kabaliktaran nun, ito, sabi nyo, repeated a matter. Diba, yan mismo yung kanina pinag-usapan natin, diba? Tapos na nga eh. Eh, di ba last year ganyan? Tapos na. Okay na. Nagkapatawaran na sila. Wala ka naman kinalaman. Ikaw pa nag-brought up. Di ba? Ito, magkaibigan. Di ba sabi sa mga? Gusto mo lang mag-away ano ka, Satanas? Ganun si Satanas eh. Okay? Sabi niyo, separate. Ito, maging ano lang tayo sa familia tayo sa term. Ano yung sabihin ng very friends? Ha? Yan. Ano yung sabihin ng very dyan? Sobrang magkaibigan? Yes, hindi po, ang ibig sabihin po niyan is ano, parang even, parang, hindi. Tanggalin niyo sa utak niyo yung meaning na yon. Ibig sabihin niyo, kahit magkaibigan pa sila, paghihiwalayin sila ng mga taong, yun nga, yung mga inuulit-ulit nung payong, alam na nila, hindi dapat ulit, kaso na, nanay, na-recall. Ayun nga, ano ginawa mo pala sa akin yun? Kahit magkaibigan sila, paghihiwalay niya ng isang bunga nga na pag inulit mo pa yung pinaalala mo yung mga
mga kasalanan, mga dating pagkakamali, okay? Natindihan niyo ba yung ibig sabihin ng very, friends? Binabanggit yan sa ibang ano din eh. Sabihin, kahit paano sila, parang may magkalapit sila sa even. The word. Okay, sige. Let's go. Ready, go. Into a hey, ganda nito mga bata o. Oh. Ano yung stripes? Latigo. Palo, di ba? Hataw. Okay? E sabi dito, pag mayroong isang fool, kunwari, ito, dalawang tao, kunwari na lang si ano. Kunwari si, kunwari lang ha. Hindi, lalaki na lang. Kunwari si Peter, tsaka si Stephen. Ay, lagi ang ano ko eh. Kunwari, why si, ano, si Stephen? Kunwari lang, ha? Why siya? Ibig sabihin nung reproof and threat more into a wise man, ibig sabihin, pinagalitan mo na siya, natuto na siya. Ayun yun, yung pumasok. Ano ba dapat pumasok sa'yo? Siyempre, instruction. Kaya ka pinapalo mo sa back. Para maintindihan, mali pala yun. Ito, pinalo. Mali pala yun. Inulit mo pa. Ibig sabihin, hindi pumapasok yung dapat pumasok sa'yo. Kaya ngayon, lalakasan na naman, papaluin na naman, papaluin na, hindi mo pa rin maisip na mali yun. Ganon? Ibig sabihin, hindi ka wise. Okay? Kaya sinasabi nila, kumpara mo yung sarili mo, yung isa, sinabihan lang, mangiyak-ngiyak pa, sorry na po. Mahina ba yun? Or talagang wise lang siya? Na alam niya na yung isang pagkakamali, pag kinorek niya, diba? Marami siyang pakinabang doon tsaka yung ibang tao sa kanila. At yung kabaligtaran na naman, no, kahit maliit na pagkakamali, kaya dapat baguhin agad kasi minsan yung maliit na pagkakamali, ang laki ng effect. Naalala ko tuloy sa amin. Hindi ko lang babanggit eh. Pero ganun yun, para siguro inaantok daw yun eh. Ang mira. Sa bahay kasi madalas sila mag-over. Kaya yun din ang problema sa mga supervisor na pinababayaan lang. Ganoon kami, pinapaikot ko eh. Kasi nga, hindi pwedeng siya na ngayon, tapos bukas siya na naman. Kawawa yung tao, no? Eh siya, siya nang siya, siya nang siya. Update. Wala nang wear clothes, ha? In-update lang, patay. Paano may babalik yun? Eh, live data yun. So, pag maliit na pagkakamali lang, okay, ganun yun. So, kaya, pag wise ka, pinagalitan ka lang, o sinabihan ka lang. Pia. Alam mo na, ha? Ah, ganun. Kasi, alam mo, ang expectation na sa'yo, hindi ka na sinasabihan kasi, alam mo na yan. Very good, very good. May napansin sa'yo, di ba? Hindi mo na kailangang sitahin, hindi mo na kailangang bulyawan, okay? Mga binubulyawan lang, yung mga ano, yung sabi nito, fools. Hinataw mo na, binulyawan mo pa, kailangan mo pang itali. Lahat na, no? Okay, mga bata, naintindihan niyo mga bata? So, ang matalino daw, hindi mo kailangan paluin ng paluin kasi konting ano mo lang. Ba't ko papaluin? Ang bilis sumunod. Di ba? Makapagod pa ako, nakapagod kayo mamalo. Nakapagod mamalo. Hanapin mo pa yung pamalo, habulin mo pa. Di ba? So, ang para pa magkare-pareho tayong maging maayos, isang sabi lang sa'yo, mga bata. Eh, alam mo naman yan, paulit-ulit na yan. Okay? Ang ganda ng Proverbs, di ba? Next, ready, go, pakibasa. An evil man seeketh only rebellion, therefore a cruel messenger shall be sent against him. Galing, naintindihan niyo ba? Medyo malalim to. Usapang rebellion na to. Alam niyo ba yung rebellion? Ano yung rebelde? Paano mo sinabi rebelde tong taong to? Rebelding anak to. Against, pero more than what? That. Kasi minsan pwede kang maging against lang na nanay, parang mali yan. Hindi sumusunod, ano pa? Ayun yung mababaw. Pag sinabing rebelde, hindi nakikinig yung tama, minamali. Ay, gobyerno, walang gobyerno. Diba? Tapos ito yun ang pagkasunduan, ayoko niyan.
Mabigat yan, kaya sa atin merong sabi sa Bible, the sin of rebellion as is as witchcraft. Alam niyo yung witchcraft? Natawag yung mga demonyo. Kaya ingatan niyo yung mga bata. Okay? Hindi niyo gustong mag-rebelde, especially sa mga proper authority niyo, dahil paulit-ulit na sa Bible. Nag-aaral natin nung last time yung authority. May authority kayo, sumunod kayo. Unless talagang alam niyo yung tama, pero imposible naman yun. Diba? Ano sabi dito? Pag ikaw daw ay masama, kasi ang gusto mo lagi, rebellion, no? Ano sabi dito? Therefore, a cruel messenger shall be sent against him. Alam niyo yung ibang tao kaya hindi ma-correct yung sarili nila, minsan, sumpa na ng Diyos yun eh. Yun ang totoo. Iniisip ko kanina pa eh. Ganun to rin yung isahe kanina, di ba? Kaya binabasa ko si sino ba nagsabi? Malala sa Kings. Bukod kay Ahitophel, meron pa eh, yung sa Jeremiah, kilala niyo si Jeremiah. Di ba? Yung panahon niyan, daming false prophet. Pero parang sinasadya na rin ng Diyos yung kasi yung hari, hindi naman nakikinig sa tama. O di sige, yan ang mga prophets na gusto mong pakinggan. Yan ang napakinggan mo. Magsasabi sa'yo ng kasinungalingan. Ano mangyayari sa'yo? May tatama ka ba? Ay di lalong hindi. Di ba? Kaya ganun eh. Kaya kailangan alam natin kung sino papakinggan natin. Pag itong taong ko laging gusto laging laban sa ano... Oh, impeach. Palitan natin. Oh, impeach ulit. Wala na tayong nagawa, di ba? Bayaan mo yan. Kaya tayo, mga Kristiyano, especially, kung marunong ka talaga, dapat wala ka ng panahon sa politiko eh. Ano mangyayari dyan, di ba? Yung nangyayari dyan, epekto na lang nung klase ng society na meron tayo. Kung maraming naligtas sa society natin, nakikilala sa Diyos, yung maiboboto natin, hindi matino din, ganun lang yun. Yung gusto mo, doon ka agad sa mataas. Hindi yan, makapagod ka lang. Okay? Ang sundin mo yung kapalaanan ng Diyos, marami ka pang reward, di ka pa frustrated, kasi tama yung paraan mo. Pero ngayon, uso ngayon mga ganun, pag pastor pa naman, usap, puro politiko. Sasaw-saw pa sa Israel. Wag mo ba? Ha? Si Pacquiao pa. Sino pa? Basak nyo na lahat. Ang gano'n, yun ang usapang gano'n. Walang orotumuhan. May statistics, may nag-process. Statistics sa Facebook. Okay? Yung mga nagtalo-talo sa internet, ito yung statistic ng mga nagkasundo sila. Zero. wala nagkakasundo. Aaminin ko mali ako. Walang ganun. Bihira. So, siguro meron naman, pero bihira. Okay, so huwag kayong mag-rebuild eh. Pwede mga bata. Kawawa kayo. Marami tayong nakitang... Kung may mali yung magulang nyo, okay, may mali. Tingnan nyo na lang kung ano yung magagawa nyo sa sarili nyo. Kung alam mo yung mali nila, huwag mo gayahin. Hindi mo kailangan mag-rebelde. Diba? Hindi mo kailangan mag-rebelde. Sige. Verse 12. Ready, go. Let the fear of God of her will lead a man rather than a fool in his folly. Ano yung fool? Ano yung folly? Kalokohan, di ba? So nakakita na ba yung bear? Sa YouTube, meron yan eh. Yung mga nakukuhaan gano'n, nangahabol din pala yan eh, no? Ano yung whelps? Ayun yung anak niya, di ba? Okay. So sabi dyan, ano mangyayari pag inagawa mo ng anak yung, ano, kahit anong hayop? Habulin ka yan, di ba? So sabihin, delikado. Ito, bear, lalong delikado. Pero sabi dito, kinukumpara yung fool daw. So mas maganda pang agawa mo ng anak yung bear. Delikado yung kaso,
lalo naman yung ano, yung fool in his folly. So wait, pag kalokohan niya, talagang gagawin niya yung kalokohan niya. He is a fool, talagang pinagplanuhan niya, gagawin niya yung kalokohan niya. Ang hirap niyan. Ang hirap niyan. Minsan kala mo, makakausap mo yan na, uy, huwag natin gawin yan. Hindi, pag talaga yung kalokohan niya na umiral na, ang hirap yan, okay? Stacy. Masagi yung aircon. Okay, next. Nakuha nyo ba yon? Medyo ang galing ng ano ng Bible eh, no? Medyo exaggerated, pero may pinupunto siya. Kaya hirap nung loko-loko talaga. O, pag nakakita akong loko-loko na gusto winning, layo na ako. Hindi akong mamagaling. Ang dami pwedeng maligtas eh. Okay. Okay po, verse 13, ready go. Whoso rewarded evil for good, evil shall not depart from his house. Okay, yan ang sabihin nun. Rewarded mo ba yung mabuti yung masama? Mayroon mong gumagawa nun. Kaya nasabi. Masamang-masama yun. Kasi ang pagmasama, rewarded mo pa, lalo sasama yun, isa ka pa. Okay? Kaya sabi dyan, evil shall not depart from his house. Kaya sabihin na, especially yung house na sinatawag dito, pamilya yan. Kaya yung mga politiko, ano, kala mo, mayaman niya, pero puro kalokohan ang ginawa. Okay? Anong gagawin? Siyempre, gagawin din ang anak nila yun, si tatay, ganun ang ginawa. Anong gagawin ko? Iba pa ba ako? Unless makakilala sa Panginoon yan, kala mo sa inyo, gagaya na yan. Okay? Kaya tandaan nyo, huwag yung re-reward na ng good yung evil. Pero actually sabi pala dito, evil for good. Ibig sabihin yan, ginawa ka na mabuti, sinuklihan mo ng masama. Huwag, okay? Huwag na huwag. Napaka-unfair na, napaka-evil nun. So, yan ang parang curse yan. Pag may ginawa ka na mabuti, huwag mo ano. Kaya tayo, nakapansin ko, pag nag-soul winning tayo, nakapansin ko yun, ibang tao talaga actually, marami ng bala dito sa ginagawa natin. Kaya minsan, ang hirap mag-soul winning. Alam mo, kita mo yun sa reaction nila. Parang tingin sa'yo, parang ano eh. Pero syempre, kailangan din gawin yung gagawin natin. Pero nakikita mo yung, minsan yung reaction nila, kaya kita, sabi nga sa inyo, si Kevin sa Otigas. Sabi nga, galit na galit pa siya doon sa, kasi yung katabi niya, ito yung una kong nilapitan, parang mag-boyfriend. Parang binabas na sa ako, ganyan. So, galit na galit siya. Sabi nga, itong mga to, sa lawin, mula pa nga ng mula eh. Kasi binabastos yung taong di naman dapat bastos yun, ano? So, pero ganun yun, alam mo ba yun? Kaya minsan nakikita ko yung sa soul winning, nakukonsensya rin sila eh. Nung kaya huwag kayo maawa sa inyo, ginagawa mo yung tama eh. Alam nila yun, aramdaman nila yun, bakit yung mababastos ito? Diba? Ang galang, maayos na tao, tapos mababastosin ko. Dahil lang sa ano, dahil sa palagay ko, kulto siya. Di, tingnan mo muna. Ganun lang yun eh. So tayo din ganun, pag may matulong tao na insecure ka lang or something, kung ano man yan, alam mo yung mga motives mo. Huwag mong gagantihan ng masama ang mabuti. Malala yan. Okay? May mga ilan na rin ako nakitang ganyan. Talagang medyo matindi. Sino yung example dyan? The Bible. Si Judas. Yung pinamatindi, di ba? Nalala ko si ano eh. Si David tsaka yung asawa ni Abigail. Abigail, sino yan? Basta yun. Sino pa? Ginawa siya ng mabuti, sinukulayan niya ng masama. Si Saul. Diba? Sino pa? Madami yan. Actually, kaya pagdating sa Diyos, marami yan. Okay? So, last two na lang. Last two. Okay, basa po. Ready, go. The beginning of strife is as when one letteth out water. Therefore, leave off contention before it be
Medal, grade. Ano yung medal? So, may parang... Ano yung medal? Di ba yung pamilya? Don't meddle with the affairs of others. Ano yung sabihin nun? Makisaw-saw at saka naging nakihalo na, gumulo na. Okay? Sabi dyan, leave off contention. Alam mo, nag-aaway na eh. Tapos, makikisaw-saw ka pa. Kaya sabi dyan, ano yung sinasabihin ng beginning of life is as one that let it out water. Ano bang ginagawa ng tubig? Ano pa po ba ng tubig? Ipag ang tubig daw ay kung saan ang container niya, dun siya, pag nakalik yan, lagi yan papunta sa baba, di ba? So, ganun yan. So, pag naumpisahan yan, tuloy-tuloy na yan. Okay? So, pag nakita mo ng mag-aaway na to, wala ka namang inalaman. Hindi ka naman, pastor, na dito ako, may karapatan ako, nag-aaway na kayo, may kisingit na ako, hey. Ano yan? Nag-aaway nyo. Walang kwenta, okay? So, ganun yung magulang din. Pero pag equal mo, di mo naman kailangan mag-meddle doon. Okay? Huwag ka nang, lalo nang huwag nang paguluhin pa. Okay? Mga bata, alam nyo to, mga bata eh. Hindi maganda yung ganun, ha? Nag-aaway na, tuwan-tuwa ka pa. Pag ikaw yung nasapok doon, tingnan ko lang. Ganun, oh. Mayabang yung mga ano eh. Hindi pinaglalaro ng away. Okay? Niiwasan yan. The last. Ready, go. We can justify it though we can. And we can condemn the judge. And even say more why abomination. Okay, madalas natin na yung abomination. Diba? Ano yung abomination? Sakalam-sakalam. So, may mga bagay na nakakaasaw, pero may mga bagay na talaga sobrang nakakaasaw lang, ayaw na ayaw mo. Okay? So, ano yung mga ayaw na ayaw nyo? Sige nga. Okay, baby, nakikita ko pa lang eh. Visit na ako talaga, isira-awaw ko eh. Kasi lalaki-lalaki, di ba? Magandang lalaki, babae, maganda rin yan. Pero pag pinaghalo mo, ang demonyo sa akin yan eh. Nakakabuisip, di ba? Pero isa yun, physically. Okay? Pero ito sinasabi dito, ano to, judgment na mali. Okay, maling-mali. Ito, ano yun? He that justified the wicked and he that condemned the just. Ibig sabihin yung wicked, isa, okay lang yan. Masama nga lang, sabi mo, okay. Yung baliktad naman, ganun din. Maganda yung ginagawa niya, just, okay? Mabuti siya, sasabihin mo, masama yan. Ba't ka na gusto ang winning dito? Alam mo bang ano kami dito lahat? Diba? So, condemn mo ba yun? Napansin nga sa iba, diba? Nabanggit nga sa iba, ganun din. Parang di ka natutuwa, naligtas yung boyfriend mo. Parang inaano niya kasi yung ano niya. Ganun ko. So, iba naman. Yung isa kanina, maganda yung response. Diba? Christian naman sila. So, at least, natutuwa siya. Nakita naman, nag-soul winning. Eh, iba, hindi. No? Parang ang tingin lagi sa'yo, may ginagawa kang tama, competition nga. Ganun. No? Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, hindi ito paid sa pie na pag kinuha yung kalahati ng isa, kalahati na lang natira. Hindi ganun. Marami tayong lugar. Lahat tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. So, ba't kang masabi yun? Kasi nga, alamin mo dapat yung tama. Pag tama, huwag kang magalit. Pag nakita mong mali, huwag kang matuwa. Okay? Kaya sabi mo, ba't marang galit na galit ka sa ganitong bagay? Kasi nga, mali eh. Tapos nakikita mo pa yung ba, dina-justify. Alam mo yung mga bading, ano yan? Bait naman yan eh. Basa ka ba ng Bible? Kristiyano ka ba? Preacher ka ba? Sabi mo, okay, hindi okay yan. Okay? Ano, umuti ka pa sa Diyos? Ang ginawa ng Diyos, sinunog sila eh. Buhay pa eh. Advance. Advance hell. On earth. Hindi okay yan. Huwag mong i-justify. Hindi okay, inahala ko eh. Bating bading ngayon, lalaki na. Maglinig ko sa Diyos. Ang hirap mo. Paano mapasinuhalingan yun? Iyan sabi ng Bible. Iyan sabi sa Bible. Kasi nakakasugutan ko yung isang pastor. Pero okay, mabait naman. Pero, ayun ko, ba't lagi yung topic niya eh?
Hindi naman. Feeling ko, ano. Again, minsan na ano yung iba eh. Nadadala. Okay? Okay, huwag kayong mabading, ha? Galitan Diyos sa bakla, ha? Alam mo ba yan? Kaya iwas din kayo sa bakla. Okay, let's pray. Maraming salamat sa topics, Lord. Napaganda rin sa Proverbs. Swak na swak sa mga bata. Malaman nila yung mga terms na kailangan malaman, Lord. Mag-expound, Lord, in the other parts of the Bible. So we pray na mga Proverbs na magkatapos na kami. We pray na we glean as much as we can from this book of yours, Panginoon. Pray sa amin. Mga tapata, Panginoon. We pray na may excited like kami Sunday night as we finish this book. For how many weeks ba rin, Panginoon, we pray na dahil sa Lord, magtatapat sa inyo, malaman namin from your wisdom na wala kami ba dapat gawin, hindi magtapat din sa inyo, makilala ka namin. We pray na may lagi magagawin sa amin. Ingat nyo ba isa sa school, sa tabao, Panginoon, mga batang nang kasama namin, Panginoon, ingatan nyo siya, matanuman sila ang salitaan nyo, Panginoon, na makilala ka nila na ikaw pa lang talagang dakilang Diyos at liligtas sa amin at magagabay sa amin kung kami po yung magtatapad sa inyo. At kung wala din namin, malulati sa amin, Lord, we pray na yung mga naligtas, Panginoon, na yung mag kita muli kami kung paano lang katulungan, Panginoon. Kaya po wala din. In Jesus' name we pray. Amen!